Ayun. Maraming salamat sa ayun pa, lumaan ng history ito. Piling ko mas lumayan sa akin sa'yo. Carbon dating. Magandang-magandang gabi po, mga ka-action! Parang hindi kayo nanalo. Magandang gabi po, mga ka-action! Unang-una po, gusto kong bigyan pugay ang presensya ng ating Chair Emeritus at Co-Founder. Walang iba po kundi si Mrs. Sonia Rocco. Palakpakan po natin siya. Siyempre po, ang Pangulo ng ating partido at magiging Pangulo pa rin para sa akin. Ang ating minamahal, Mayor Sco Moreno Dumagoso. Dito rin po ang ating mga kasama na nagpagod, si Doc, ang ating Vice President Doc William, ating mga senador Samira Butok at Jopet Sison. At syempre po, andito po kayong lahat mula po kung saan saang lugar dito sa Luzon at Visayas. Meron po mula sa Ilocos Sur. Meron po tayo mula sa Kalinga. Meron po tayo mula sa Bataan, Pampang. Ayun po, kumayo si Vice Mayor. Meron po yung Bataan. Meron pa tayo PBA player. Sir, Councilor Gary David. Yan, andyan po ang mga taga-Pampanga. Mga kasama natin sa Pampanga. Mamaya po, ilan po ay manunumpa sa kanila sa Bulacan. Yan, baka meron po ako namimiss. Dito po sa aking kaliwa, mga taga Bicol. Yan, ating region ng ating founder na Uroco. Siyempre, dito po, taga Negros, Vice Mayor, taga Bangkalan, Rick Saito. Pasensya po, hindi ko makasabihin nyo sa minimension ko, si Iba. Okay, andito rin po, pag Makato Aklan, si Mayor Mon Legaspi. Meron po tayo, kandidat from Laguna, doon po sa likod, mga taga Laguna natin, at andito rin po sa harap, at Bacangas, at Rizal. Teresa si Rizal, ang ating bagong halal na Mayor Cordel de la Cruz. Dito po, sa Mimaropa, Vice Mayor Bean, si Mayor Perez. Yan. At siyempre po, from Malabon, nandito po ating mga konsyal from Malabon. At Las Piñas, yung nag-iisa nating lumaban sa may lupa. At nag-wagi, kahit po siya ay mag-isa lang. At siyempre po, Bohol. Ay, si board member. Ay, board member. Komentado. Magandang gabi sa inyo. At siyempre po, pinakamarami. Ang lungsod ng Manila. Alam niyo po, ang gabi nito ay napaka-espesyal dahil po for a long time, alam naman po natin na yung Aksyon Demokratiko, although we've been established since 1997, since our founder, Raul Rocco, passed on. Medyo nasa, ano lang po tayo, we've been coalescing, we've been partnering with other political parties to banner other candidates. And here and there, we have candidates. In fact, noong 2019 po, kung di ako nagkakamali, meron na naman tayo 149 candidates. Ngayon po, 4,000 po yung kumuha na may ikitang kona sa atin, ano? Sa Aksyon Demokratiko. At marami po sa inyo, mga katulad po nyo, nagwagi. At iba pa po natin mga kasama sa Visayas at Mindanao. Hindi pa natin sila naimbitan, pero may mga pagkakataon po, makakadao pang palad po natin sila. Bago ko po tapusin, gusto ko lamang po ipaalala sa inyo. Ano po yung pinagtatayuan ng ating partido? Tandang-tanda ko po itong agenda of hope po ng ating pong mahal na senador, dating senador Raul Rocco, ang ating founder. Ano yung sabihin ng agenda of hope? Yung hope stands for honest governance. Dapat po tayo rito, tayo lalo yung mga bagong halal, yung mga nari-elect. Sana po ating pong isang buhay ang isa sa tinatayuan nating prinsipyo, honest governance. Pangalawa, opportunities for all.
yung O. Sabi nga lang, hindi lagi ni Mayor Risco, dapat ang pamahalaan, nasasandalan, nasasandigan. Mayaman, mahirap, middle class ka. Dapat ikaw ang nagbibigay ng oportunidad sa lahat ng mamamayan. Wala po tayo dapat pinipili, lahat dapat natin paglingkuran. Letter P po, peace and productivity. Of course, si Samira, malapit sa puso niya ang peace. Coming from Mindanao, sa barn. At dapat yan po, alam ko, yan po ay problema whether it's a mga conflict katulad ng mga ibang mga grupo or conflict among our constituents. Pero mahalaga ang peace sa isang lugar dahil ito po ay nagdadala ng negosyo. Kung mapayapa ang lugar, maraming negosyo darating. Productivity. Ang productivity po, napaka-importante dahil kailangan po yung ating mga kababayan ay nagpa-participate. That's productivity. They don't out. Hindi lang pagbabayad ng buhis ang importante. Ang importante ay engage yung ating mga kababayan. And that makes them a productive constituent. And yung letter E po natin, education and environment. Alam niyo napakalaga kay Mayor kay Senator Raul Romo ng edukasyon. At siyempre, ngayon buzzword lagi kahit saan sa buong mundo ang environment, ang sustainability, ang green sustainable programs for the environment. This embodies the agenda for hope. Pero po may dadagdag po tayo dyan. Alam niyo po, what's very inspiring in Manila that Mayor Risco did is yung kanyang kabahay. Alam niyo, we've never seen an executive that did 7 kabahay po sa loob ng wala po 3 taon. Nakalaw po natin. At hindi lang po siya simple kabahay yan, mga 42 square meters, talo pa yung mga SMDC na million-million na halaga, di ba? Na mga condominium. So, wala po mga proyektong world class. Bagong ospital ng Maynila. Healthcare, napaka-importante. Ilang ospital din po ang may patayo ni Mayor Risco sa loob lamang po ng mahigit dalawang taon. Napakarami po natin, alam ko, na trabaho ahead of us. This is going to be daunting. Alam po natin na medyo ang bayan, medyo naghihikaos tayo ngayon. Wala pong pondo. Okay, baon tayo sa utang. Marami pong challenges. Pero kayo po, mga kababayan, mga ka-aksyon, ang binigyan ng inyong mga constituents ng kapangyarihan para sila ay pamunuan, na para sila ay iangat mula sa kanilang mga kinasasadlakan ngayon. Kaya ako ay umaasa na tayo po ay patuloy na magsasama-sama. Patuloy na papalakas ng pwersa. Dahil po, itong 2022, hindi lamang po ito ang laban natin. Tuloy-tuloy lamang po ang laban. So dapat, tayo sa Aksyon Demokratiko, isagaw natin, tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.